sang El Shaddai, ibinilis ng El ni Bilagde. At kung sasabihin nila ito'y binilis ni Bilagde, ito ay natalaman mo ay hindi na pala. Doon na lang ako sa 20 pesos lang. Kahit kasi ano yan eh. May sihir na ginamitan na ng bulong. Pati yung sa ano dito sa Pudilan Brother. Soldier of Christ, nagawa kasi yung langis nila. Kaya naanuhan na yun. Naanuhan na, tapos may mga nakalagay ng mga sinagulat. Mas mainom mo. Marami namang oil na. Ano ba kasi mga oil? Meron mga halal na oil ah. Check nyo. Meron halal sila. Yung mga halal na sinabi. Nagpapagaling, nagpapalakad. Ang tanong, ito ba ay libre kay Satanas? Hindi. Walang libre kay Satanas. Okay? Nakasangla na eh. At lalo na yung mga lalapit. Kaya matindi yung parusa. Ito yung parusa ng utos ni Propeta Salam ng panahon niya. Sino man sa inyo ang makakita ng manghuhula, albularyo, zodiac sign, patayin nyo sila. Sino nag-utos? Rasulullah. Ay sabi ni nung panahon ni Omar ng Khattab na nagkamali. Ito. Ang utos niya, patayin ang mga manghuhula albularyo. Sa batas ng Islam. Teka ha, baka sabihin niyo, utos ni Ustad yun, patayin namin kayo ha. Wow! Utos, batas ni Shari'i yun. Batas ni Allah ang pinatutupan. Eh ngayon, wala na namang bansang ganun eh. Okay? Wala ang Shari'a talaga. Meron Saudi Arabia, hindi 100%. Hindi 100% na Shari'a. Muslim country, pwede natin sabihin. Okay. Pag sinabing Sharia, pwede natin ipagpapadyan. Ano yun? Kaya may nahuli, tatlong manghuhula, ang ginawa ni Propeta Muhammad sa salam, ang ginawa ng mga tao, pinatay nila ito. Bakit? Ganun sa Islam. Batas ni Allah, pinutos ni Propeta Muhammad sa salam. At isa pa, si Jundub al-Asdi, isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nasa, dumalo siya sa isang pagtitipon, kainan, handaan, at yung hari, yung sultan, ay nag-imbita ng isang magician. Salamangkero, manghuhula. Gumagawa ng ilmul ghaib, bagay na hindi nakikita. At nagpe-perform siya sa unahan, inaalin niya yung mga tao. Ang ginagawa niya, sumuha siya ng kutsilyo, sasaksakin niya yung kanyang tiyan, at paglabas, walang dugo, at sisigaw yung mga tao. Allahu Akbar! At isa pa ulit, tatanggalin niya yung ulo niya, ilalagay niya sa labag. Magugulat na naman yung mga tao, Allahu Akbar! Sigawan yung mga tao. Gagawa ng himala at yung mga tao na haaling. Sumisigaw, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Magic. Si Jundub al-Asdi, inabangan niya ngayon itong lalaki na ito. Yung isang tao na. Kasi utos ni Honor ng Katab, patayin eh. Inabangan niya sa paglabas sa pintuan, nilabas ni Jundub al-Asdi ang kanyang espada at tinaga niya sa ulo. At sabi ni Jundub al-Asdi, sabi niya, ngayon, kung talagang may kapangyarihan yan, ibalik niya yung ulo niya. La ilaha illallah. Kung talagang makapangyarihan yan, bakit yung tao nagkakamali, nalilito, mali pala yung pag-anon. Huwag kang maaaniyon sa mga magic. Lahat ng may kinalalaman dito, maaari tayong mauwi sa shirk. Magic. Magician. Makakalungkot. Host pa ng magic show. Muslim. Subhanallah. Maraming magic. Tuwa-tuwa pa siya. May mga baraha siya na ginagamit. Pero ito yung mga pamamaraan ni Shaitan. Nung nakaraan ko, tinalakay namin yung mga bitag ni Satanas. Napakarami. Kabilang yung sihir, magic. Okay? Ay, yung isang Muslim sa baligtad, diba? Galing mag-magic na ng piso-piso. Nakakalungkot. Muslim nahihikayat sa ganung gawain. Oh, mag-aaral kami nun. Hindi alamin. Bakit? Hindi nag-aaral ng Islam. May isa pa po. Sige po. Kasi, dadalawin ko baka sa mayroon ko siya mga kaibigan lang. Pero ano na po siya parang malapit na talaga na mamatay. Uh-huh. Eh, di po ba pagka daw sa kabil sa araw ng pag-umpo ngayon, aanahin ka na ikaw, ba't hindi mo sinabi sa akin? Kung may pagkakataon ka, sister,
pag ginugulungan naman daw, parang umuumol pa siya, parang naiintindihan niya. So, puntahan mo, and then sabihin mo sa kanya, meron namang nag-iisang Diyos, Allah. Pero huwag kang mag-ano ha, at ganun pa, hindi ko ha, sabihin mo sa kanya, meron lang nag-iisang Diyos, si Allah, tanggapin mo ito, sabihin mo, la ilaha illallah, naghihinga nun eh. Tapos, at kaya malapit sa kamatayan, at siya ay nagpadala ng propeta, at ito ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at may dala siyang aklat, ang Quran. Ito yung tayo tatawag pambase. Lagi nating ipaliliwanag ang si Allah, ang Quran pinadala niya, at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos si Isa, sabi mo si Jesus ay hindi Diyos, siya ay propeta ni Allah. Kapag ka, huwag natin agad, kung siya man ay mayroon pang wisyo, at siya ay nag-Muslim sa tagpo na yon, inshallah, maraming siyang pumasok sa paraiso. Pero huwag natin, yung nagagagano na nga lang siya, at sabihin natin, uy, nag-Muslim si nanay, nagagagano siya. Hindi po. Ipagpapasaala natin ito. Dahil hindi na kasi nakakagano eh. Hindi natin alam, baka, hindi, si Jesus ang Diyos ko. Diba? Kaya ipagpapasaala natin. Ang atin na lang doon, balik, parating natin sa kanya. Ano? Pero ipagpasaala natin, kung magmumuslim siya, ang mahalaga sa atin, parating natin. Pero huwag sanang umabot sa ganun yung mga kamag-anak natin. Kung kailan nandun na sa hinga, saan natin pupuntahan, saan natin dadawahan, delikado pa rin yan. Mananagin pa rin tayo sa iyong kayaman. Tasakalin tayo nila. Sasabihin ni Allah, Allah, isama mo siya, kami, dalawa kami. Hindi niya pinarating sa akin si Allah eh. Hindi niya pinakilala ang Islam eh. Hindi niya pinakilala ko ang may kukal na palang pinadala. Nakatapos. Kaya ang dawa ay napaka-obligasyon. Hindi yun na lang may bubulot kasi parang bibubulungan na lang siya ngayon eh. Mas nauna sa'yo, born again. Okay, yung last siya. Na dalaw po namin, kasama siya. Isang kaibigan namin, born again, eh yung ginanito siya, hindi ako nakailangan sa akin. Oo, mas mainam po yung sasama. Inshallah, tadaan na tayo sa sira. Wala tayong projector.